At para bigyang linaw ang issue kaugnay sa kanyang pork barrel, makakapanayam natin si dating Pangasinan 3rd District Representative Rachel Arenas. Magandang umaga, Ms. Arenas. Magandang umaga po sa inyo. Yeah. Unang-una, marami nagulat kasi parang may bagong sistema pala, may ibang sistema rin pala ng management nitong pork barrel funds ng mga kongresista, itong PDAF. You disputed some of the reports that have come out, no? Yes, kasi po nung araw, no, when we request that kung pwedeng i-convert na lang yung aming, whether soft or hard, PDAF, to we could already request to the Committee on Appropriations. Okay, linawin lang natin para sa mga manonood yung difference between soft and hard na PDAF. Mga projects ito. Opo, mga projects po yan. Yung hard, that's infrastructure, school buildings, roads, road repairs, bridges. Yes, road repairs. Mm-hmm. Lahat po ng mga classrooms, gyms. Yung pong soft, yung mga pang-fertilizers, pang-books, medical missions, medical scholarships, mission. Ganyan po. So, nung araw po, we can request the Committee on Appropriations to kung pwede namin ilaan, no, yung aming mga soft to hard or hard to soft. Ngayon po, kailan makahanap kasi may limit bawat isa. Yes. Yung, kasi you cannot spend 100% of your pork barrel on hard. Kaya gusto mong infrastructure. Yes. You have to spend a percentage of it on soft. Yes. In other words, may naka-allocate na for hard and soft. Yes. So, may option pala ang kongresista na parang loophole yon. Kasi may menu ka na dapat sundin, yes, di ba? Pero you did not follow the menu. Well, actually, it's a choice mo din po kasi yon. Kung ano yung needs ng district mo. Kagaya po, nung nakipag-match kami kay Congressman Bagat Singh, no? Na sa kanilang distrito, wala na po masyadong gagawing kalye or infrastructure or building. So, yung sa akin naman, kailangan ko ng dredging because of the flood control. And mas gusto ko po sana, mas gusto ko talaga yung infrastructure para nakikita rin ng mga tao. So, naghanap po ako nung hindi pa rin nakakasubmit ng kanilang listing sa Committee on Appropriations. So, kaya yun po kami nag-swap. But I also have soft projects because I give almost $6 million a year to the Region 1 Hospital. And I give a couple of millions to my scholars, to DSWD, na sila po mismo yung nag-abot doon sa aking mga scholars ng kanilang scholarship. Okay, pero napansin din namin doon sa DBM website na yung mga kaswap nyo, yung mga ibang projects, ginamit rin for hard projects in other districts. May road repairs din kasi sa Abra, meron din sa Manila. But your intent was to swap so you can use the hard projects in your district. In that case po, yung nakalagay ho doon na roads nila, no? Yung nakalagay nila na roads doon sa aking website was downloaded to a local government unit. And that's also considered a soft. Okay, medyo nalilito ako kasi you just defined soft projects as non-infrastructure, but now you're saying that infrastructure can also be counted as soft. Depending on where you download it. For example, po dun sa, yan, kagaya ho ng roads, they want na diretso na po sa barangay nila. That's also considered as soft. Kaya po marami din pong nalilito. So, ang road repairs, pwede palang soft? Yes. Okay, so depending, medyo panggulo yan dun sa rules, no? Medyo nakakalito rin ho, but if an LGU would implement, for example, medical missions, or they were the ones who would build the roads, no? Soft din po yon. Or kung sila po magbibigay ng fertilizers, dun ho dadaan yung pondo, that's also considered that soft. Medyo po nakakalito yon, but it's been that way also in the past years, mula po noong 2007. Okay, so ang pagkaintindi ko kasi sa mga rules, kaya may rules na ganyan na you have to have a certain allocation just for hard and certain allocation for soft to limit the discretion then of the lawmakers. But what you're saying is you really had much more discretion than what the rules suggested. Well, it's not really po a discretion because you have a total amount for a year. But you can use much more of it for hard than what the rules actually say. Yes. So that's more discretion than the rules intended for you. Hindi ko lang masasabi that it's a discretion because it's really depending on the need of your district. Siguro na gumawa tayo ng certain ano lang na basta ito para dito, ito para dito. But then, depending on the needs of your district, pwede mo siyang, like sa akin, no, I have 304 barangays, the biggest in Pangasinan actually. Mm-hmm. So I really need more projects like infrastructure, like classrooms, or yung mga multi-purpose pavement for solar dryers. I need that. So, it's not really more of a discretion, but
It's really depending on the needs of the district talaga po. So how many lawmakers did you have this arrangement? I have at the time ho kasi hindi ho kasi kasi may sabay-sabay din na gumagawa ng listing namin. So at the time naghanap lang po ako ng hindi pa nakakasubmit ng listing nila, and if they're willing also to match with me. Like I asked them, gusto niyo ba na ganito magpalit tayo? So three, that's Congressman Bagasing, Congresswoman Bernos, and Congresswoman Zamora Yapsay. Okay. So but when you from Abra, Compostela Valley, yes, and Manila. Yes. So if you pag nakita niyo rin yung DBM ano nila na nakalaan na website for them, you would see that no, wala naman pong pondong nawala. Dahil naka-reflect sa kanila yung mga projects po na na-implement sa 3rd District. Which I actually, when I made my press statement, sinama ko rin po yung pahina na yon para makita naman ng taong bayan na medyo misleading ho kasi yung title ng article sa dyaryo na nakalagay, Pork of Pangasinan goes to Manila. Natural po, pag ako rin ang makabasa, magtataka rin ho sila bakit ganon na nakalaan sa ibang distrito tapos nilipat sa ibang probinsya. No? And their pork also ended up in Pangasinan na hindi rin lumabas sa ulan. No. Di ba? Kasi if, di ba nakipag-exchange kayo? Yes. Yung some of your soft funds went to Manila and in exchange for some of their hard funds. Yes. Di ba? So dapat, yung port na nila ay naka-reflect po sa akin. Naka-reflect sa'yo. Yun nga po yung naka-reflect sa'yo. So yung, sa akin. Yun ang nawawala dun sa ulat. Ang sa nawawala ho sa ulat, yung naka-reflect na projects ko sa kanila. Ang nilabas lang po ni, kasi yung ni-reflect lang po doon, yung projects nila. Na nakalaan dun sa aking ano, nakalaan dun sa aking PDAF sa DBM. So how common was this practice of swapping menu items, hard for soft, soft for hard? Well, like yesterday po, may lumabas po sa dyaryo, like dun sa Davao, no? Kay Congresswoman Albano, and yung sa father-in-law niya, ganun din po yung nangyari. And then I also saw in the newspaper yesterday, yung isang kinatawan po from Cebu, ganun din. But sa in my case, if I can speak for my case alone, I usually really convert my soft into infrastructure so that okay. Para sa akin no kasi yun ang kailangan ko, although I give to our Region 1 hospitals no for my indigent, and also I give scholarships, so I have about 7,000 scholars, and the DSWD mismo pong nag-aabot dun sa mga scholars nung kanilang scholarship fund. Okay, how long were you in Congress, may I ask? I was nabuo nyo ba yung yes, all three terms? I started in 2007 as my first term and 2010 and in here in two my terms. Third term. Yes. Yeah. Yes. Okay, so that's a pretty long time to be in the House. And ngayon may recently may mga lumabas na ulat tungkol sa mga bogus NGOs, yung mga kickbacks, etc. Hindi pa natin alam kung totoo lahat 'yan, yes. Ano? Pero did you have any inkling in your years in the House of Representatives na may mga ganitong kickbacks na nangyayari dito sa PDAF funds, itong lumalabas na bilyong-bilyong pondo na binubulsa daw ng mga ilang tao? Did you have any knowledge of this? Were you hearing no. about it? So no, talagang actually. It was really no, because like something siguro, that was not well known in siguro, the House. Siguro rin kasi dahil kanya-kanya kasi kami mga problema, no? So kanya-kanya kami problema and concerns in the district. So we hardly really, you know, meddle or ask what's going on in their funds in the other districts also, or what the other representatives do, no, with their funds. So I have actually no knowledge of it at all. Yeah. But of course, may mga lumalapit sa mga lawmakers offering, hey, why don't you spend your pork barrel here in my may mga in sulat my NGO. Po na dumadating, mga sulat na kung kailangan ng equipment, may mga sulat na kung kailangan ng libro, may mga sulat na badating, marami po kahit na mga medicines, ganyan. Of course, you had to have conduits or organizations that would implement your project. Well, so, sinuri mo ba ng mabuti? May sistema ba for that? Kasi lumalabas sa ibang ulat ay mga ibang kongresista, sinasabi nila, well, I did not know na may bogus pala yon. I did not know na may bumubusa pala doon sa aking pork barrel. Well, like in my case po, like the Region 1 Hospital, no, they're the ones who implement the like to give to our indigents, and it's accounted for because we get a government, yeah. Yes, it's a government hospital, and then sa DSWD, then it's the DSWD who implements. In the case of infrastructure, it's a DPWH. So wala akong experience na kasi ang nangyayari yata ay yung implementing agency parang kinokontrata yung non-government
agency or institution. Para pong ganon. Mm-hmm. Yes, para pong ganon. So you did, you were not hearing any po of that? Hindi, wala po akong narinig na, because nga ho, sa akin, dinidiretso ko dun sa mga, in my need, to sa akin pong pangangailangan or the needs of my constituents. Diretso po sila dun sa intended na department. Okay, you know, because of this issue and the public outrage and partly siguro, nakita rin niya yung mga problema, inabolish na ni Pangulong Aquino itong sistema ng PDAF. Do you agree with that decision na i-abolish na yung PDAF? Yes. Yes, I do. Despite the fact na nagamit mo rin for worthy purposes, medical missions, scholarships, pag-aayos ng mga ospital. Yes, maybe we, siguro yung sinasabi nila that it will be parang replaced, no, to a more transparent and more accountable system. And less discretionary. Kasi dapat naka-line item na, imbis na you can decide tomorrow on a particular project. Yes. So that would, ang pagkaintindi ko po doon, that you will already submit the priority of your project and submit it to the agencies. I am agreeable to that. Okay, well, hope it works out for everyone. Maraming salamat, dating Pangasinan 3rd District Representative Rachel Arenas.